Sa bawat major arcs nga ng kwento nitong One Piece ay napapansin natin na parang nagkakaroon ng pattern itong si Oda sa kwento niya. Gaya na lang ng may mga prinsesang kailangan tulungan. May makakalabang main villain ang Hari at sa huli ay mapagtatagumpay ang iligtas ni Luffy itong lugar ng prinsesa. Diba ganyan ang pattern ni Oda? Kaya naman yung iilan nga sa atin ay expected na o nahuhulaan na yung mga susunod na mangyayari. Pero may dalawang arcs nga sa kwento nitong One Piece na hindi talaga natin mapagkakaila yung similarity o parallel sa mga nangyayari sa kanila. At itong tinutukoy ko nga ay itong Thriller Bark Arc at Wano Arc. Kaya naman ngayong araw nga na to ay ito yung pag-uusapan natin. Ang parallels between Thriller Bark Arc at Wano Arc. Pag-uusapan nga natin ito dahil sa tingin ko nga na marami tayong pwedeng makuhang clue para sa mga susunod na mangyayari sa kwento nitong Wano Arc. Dahil alam naman natin na papatapos na itong Wano Arc. Dahil currently nga finally na mukhang matatalo na ni Luffy itong si Kaido. So game, mapunta na tayo sa main topic natin. Ano nga ba ang parallel scenes between Thriller Bark Arc at Wano Arc? Ang unang ang kapansin-pansin syempre yung mga villains sa dalawang arcs na to. Sa Thriller Bark Arc nga gumagawa itong si Gecko Moria ng Army of Zombies. Samantalang si Kaido naman sa Wano Arc gumagawa ng army ng mga nakakain ng Smile Devil Fruits. Bali kung titingnan pa nga natin yung foreshadowing sa part na to during Thriller Bark Arc nga halos mga hayop itong mga na-create ni Gecko Moria na mga zombies na similar sa mga nakakain ng Smile Devil Fruits na half human at half animals. So may foreshadowing nga rin sa Thriller Bark Arc patungkol naman sa mga numbers. Dahil alam naman natin na itong mga numbers sa hanay ni Kaido ang isa sa pinakatumatak sa ating mga tauhan niya. Since ito nga yung medyo kakaiba sa kanila. Malalaki nga sila at sobrang unique ng mga itsura. Ngayon kung babalikan nga natin itong Thriller Bark Arc may mga tinatawag nga ring numbers sa hanay ni Gecko Moria. Bali itong kalaban nga din ng Straw Hat Pirates sa dalawang arc na to halos similar nga rin. Kumbaga may foreshadowing din na naganap dito. Gaya na lang nung nakalaban ni Robin itong Spider Monkey sa Thriller Bark Arc. Hirap na hirap nga rin itong si Robin sa Spider Monkey na to. Pero at some point nga may dumating para tulungan itong si Robin. At yung tinutukoy ko nga itong si Brook. Yes guys, tinulungan nga ni Brook si Robin na matalo itong Spider Monkey. Same as nangyari sa Wano Arc. Similar nga rin sa Spider ang nakaharap ni Robin dito. At ito nga si Black Maria. At gaya nga ng sinabi ko na tumulong si Brook sa Thriller Bark Arc, tinulungan nga rin ni Brook itong si Robin sa laban niya kay Black Maria. Tinulungan in a way na hindi na nangailam pa itong mga bata ni Black Maria. Kay Usopp naman may similarity nga ring naganap sa kanya. During Thriller Bark Arc nga negativity yung ginamit ni Usopp. Samantalang in Wano Arc naman puro positivity na yung nakita natin kay Usopp. Kay Chopper naman alam naman natin during Thriller Bark Arc inis na inis itong si Chopper kay Dr. Hagbak. Since iba nga yung pananaw ni Dr. Hagbak sa pagiging isang doktor. Same as sa nangyayari sa Wano Arc. Kung saan this time nga ang kinaiinisan naman itong si Chopper itong si Queen. Similar nga rin yung body type ng dalawang to, ba? Diba? Kay Sanji naman may foreshadowing nga rin nangyari between sa dalawang arc na to. Sa Thriller Bark Arc nga natin nalaman yung pangarap ni Sanjing Devil Fruit. At ito nga yung Suke Suke no Mi na nakuha lang daw ni Absalom. In-express nga ni Sanji na gusto niyang maging invisible sa arc na to. At it turns out nga na during Wano Arc natupad nga ito. At talagang naging invisible siya. Sa part naman ni Zoro obviously na ang pinaka-similar sa nangyari sa kanya between sa dalawang arc na to yung kay Ryuma. During Thriller Bark Arc nga nakilala niya si Ryuma at nakuha nga niya itong espadang Shisui. Sa Wano Arc naman binalik nga niya itong espada na to at nagkaroon din siya ng panibagong espada na tinatawag na Enma. At ang huling ang parallel ng dalawang arcs na to in terms of villain yung mga miyembro ng Rocks Pirates. During Thriller Bark Arc nga nakilala natin si Captain John na napag-alaman natin lately na miyembro pala ng Rocks Pirates. At may mga theory nga rin na naglabasan patungkol dito kay Wang Zi at Silver Axe na mga miyembro din daw ng Rocks Pirates. At during Wano Arc naman dito na natin natagpuan ang dalawa sa pinakamalakas na miyembro ng Rocks
pirates na sila Big Mom at Kaido. Bali, speaking of Kaido at Big Mom, eh similar nga din yung parallel sa main villain ng dalawang arcs na to. Dahil in Thriller Bark Arc nga, eh alam naman natin na ang main villain dito eh sila Gecko Moria at Ors, na very similar kila Kaido at Big Mom. Si Big Mom nga eh gumagamit ng soul na very similar sa mga shadows ni Gecko Moria. Si Ors naman eh alam naman nating lahat na isang ancient giant na possible na similar naman kay Kaido, na sinasabing kabilang naman sa isang Oni race. Anyway, itong pagtatransform nga ni Luffy into Nightmare Luffy eh parallel nga ngayon sa nangyari sa kanyang pagtatransform into Gear 5. Even yung pagampas nga ni Luffy kay Kaido eh ginawa na rin niya to sa laban niya kay Ors. Binalibag nga rin niya sa magkabilang side itong si Ors na similar sa ginawa niya kay Kaido. Bali, ngayon ngang na-establish na natin itong parallel ng dalawang arcs na to, eh ano nga ba ang nangyari sa Thriller Bark Arc pagtapos matalo ng Straw Hat Pirates itong sila Gecko Moria at Ors? Diba biglang dumating itong si Bartolomeo Kuma? Akala nga na itong Straw Hat Pirates eh katapusan na nila sa oras na to, since kakatapos nga lang nilang matalo ang isa sa mga si Chibukai. At it turns out na meron na naman silang mga kalaban na isa sa Seven Warlords of the Sea, which is si Kuma. Sa tingin ko nga eh mangyayari din itong parallel na to ngayong Wano Arc. Pero ang dadating na pagtapos matalo ni Luffy itong si Kaido na siyang Yonko, eh itong si Shanks na. Yes guys, maaaring dumating itong si Shanks sa pagtatapos na itong Wano Arc. Dahil gaya nga ni Kuma na hindi naman talaga kalaban ng Straw Hat Pirates, eh maaaring ganito din ang mangyayari. Dadating din itong si Shanks sa Wano, pero hindi bilang kalaban ng Straw Hat Pirates. Bali, ngayon eh ang magiging tanong na dito, eh magme-make sense ba kung dito na sa Wano Arc magkikita itong Straw Hat Pirates at Red Hair Pirates? O specifically sila Luffy at Shanks? Sa tingin ko nga eh oo, since base pa nga lang sa mga pinupunto ni Oda patungkol kay Shanks, gaya ng pagbabanggit ni Shanks na malapit na daw silang magkita ni Luffy, eh sa tingin ko nga na nagme-make sense. Plus sinabi rin ni Oda last year na malapit na nga daw gumalaw itong si Shanks. Sa tingin ko nga eh itong paggalaw ni Shanks na tinutukoy ni Oda eh sa pagtatapos na nitong Wano Arc. Dahil kung iisipin nyo guys ha, in August 6 na nga ilalabas ang panibagong movie ng One Piece, which is yung One Piece Film Red, na obviously eh may kinalaman itong film na to kay Shanks. Kaya magme-make sense para sa akin kung ma-introduce sa atin ni Oda ng maayos itong si Shanks sa manga bago pa ipalabas itong Film Red. Dahil gaya nga ng nabanggit ko sa mga past videos natin, eh hindi naman siguro ilalabas ni Oda itong kakayanan ni Shanks sa mismong movie na, diba? Since matagal na nga nating nakilala itong si Shanks, at still eh wala pa nga rin tayong idea sa kakayanan na meron siya. Kaya possible sa tingin ko na masilip muna natin sa manga itong kakayanan ni Shanks bago pa natin siya makita sa movie. Dahil base nga sa pacing ngayong Wano Arc, eh mukhang malapit na ngang matapos itong laban nila Luffy at Kaido. Plus kung titignan nga natin in marketing perspective, eh kung sakaling ngang ipakita itong si Shanks sa pagtatapos ng Wano Arc bago lumabas ang Film Red, eh panigurado na sobrang hype ang maibibigay neto. Sobrang hype to the point na maraming fans ang mahahatak neto na manood netong Film Red. Kaya naniniwala ako na sa mga susunod na chapters at matapos na itong laban nila Luffy at Kaido, eh makikita na natin itong si Shanks. Anyway, ang huli at ang pinakagusto ko ngang parallel between Thriller Bark Arc at Wano Arc, eh itong Dawn, o yung pagsikat ng araw sa huli. Dahil in Thriller Bark Arc nga, eh pagtapos manalo ni Luffy kay Gecko Moria, eh sumikat na ang araw. At obviously, eh mukhang ganito nga rin ang mangyayari sa Wano Arc. Pag nanalo na si Luffy sa laban niya kay Kaido, eh dito na rin sisikat ang araw. Tanda ng panibagong umaga at tanda ng panibagong pag-asa. Bali, dito na nga nagtatapos itong maikling topic natin sa parallels between Thriller Bark Arc at Wano Arc. Bali, kayo ba? Ano pa bang parallels ang napansin nyo between Thriller Bark Arc at Wano Arc? Kung may napansin kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So kung sakaling nagustuhan nyo naman itong video na to, huwag na kayong mahiyang pindutin yung like button, dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, huwag nyo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang, peace!